Hello mga kaibigan! Welcome to Peace Abilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ako po si Francisco Colaico. Do you still remember our episode last week regarding allowance? Ang pagbibigay ng allowance sa ating mga anak ay maaaring maging daan upang matutunan nila ang tamang pag-budget para sa kanilang mga pangangailangan at para na rin sa kanilang sariling ipon. Sa pamamagitan nito, makikita ng ating mga anak na ang perang binibigay natin sa kanila ay hindi unlimited na maituturing, kaya kailangan maging maingat at suriing mabuti kung saan nila ito gagastusin. At para sa ating mga anak na wala pa namang trabahong pagmumulan ng regular na sweldo, ang allowance ang kanilang maituturing na active income. At bilang mga magulang, kailangan mapaunawa natin sa kanila ang tamang konsepto sa pag-iimpok mula sa kanilang allowance. Na allowance less savings equals expenses. Una-muna nilang dapat itabi ang savings mula sa kanilang allowance. At ang matira ang ilalaan nila pang gastos. We must also give our children goals to encourage them to get into the habit of saving. For kids ages 5 to 10, kalimitang ang magiging layunin nila upang mag-ipon ay ang mga bilihin ng kanilang nais na gamit, laruan o gadget. Para naman sa mga edad 11 years old pataas, maaari na natin silang i-introduce ang konsepto ng investing para magkaroon sila ng passive income na siya nilang pwedeng gamitin to buy what they want. Since they are older already, we must emphasize to them that their allowance, which is considered active income, should only be used for things that they need. We can also give cash incentive to our kids to help build their savings. Exchange for doing something well, it could be good grades or doing chores at home. At lagi nating tandaan, we must make learning about allowance and savings fun and enjoyable for them, para maingganyo silang matuto. Now, from receiving allowance and proper saving, let's move on to how kids spend their money. And going shopping, either at the mall or at the grocery, is often a child's first spending experience. Here, our children are exposed to how money works. Mas nalalaman nila ang realidad tungkol sa kailangan at luho. Nakikita rin nila kung paano magdesisyon ang mga nakakatanda sa kanila pagdating sa paggastos ng pera. Although shopping is one of the best ways to learn about money, many parents dread taking the kids to the grocery or market. Kasi nga naman, kalimitan ng mga bata, pag may nakita at nagustuhan, agad-agarang gustong ipabili sa mga magulang. Tuloy, napapalaki ang gastos kasi hindi kasama sa budget ang gustong bilhin ng mga anak. Posible nga kaya ang stress-free and extra gastos-free shopping with our children? Paano mo matuturuan ang mga bata ng disiplina at control pagdating sa shopping? Yan at marami pang iba ang pag-uusapan natin when Peaceabilities returns after this break. Tutok lang mga kaibigan! Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik po ang Peaceabilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Once again, sasamahan kayo ni Ginoong Armand Benko upang pag-usapan ang ating paksa ngayong araw. Tunghayan natin siya. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Armand Benko ng Colaico Foundation. Sasamahan din po tayo ng isang espesyal na panauhin. Nakakasama ko po to sa speaking circuit at maniniwala kayo marami tayong makukuha sa kanya or matututunan sa kanya. Siya po ay entrepreneur, angelpreneur din, yung nagtuturo at nagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa kanyang kaalaman sa pagpapatakbo ng negosyo. And of course, kaya siya nandito because she is a loving mother,
sa dalawang anak na dinala niya dito sa mundo. So let's welcome to the show, Ms. Mylene Abiva. Welcome, Mylene. Thank you, Arman. Thank you. Yung pag-uusapan natin ngayon dito, more about money and kids. Ha? So tell me about your kids muna. Introduce your kids virtually. My eldest son is 22. 22. And he's graduating this coming October. Okay. And I his have, name? What's his name? His name is Jed. Jed. Yes. Okay. And I have another son. His name is Justin. He's 19. Okay. And he's a first-year college student at taking up industrial design. Exciting na patapos na yung panganay. Oo. Sabi ko nga, iho, ako naman ay libre mo. Ikaw ang libre. Ako naman ay libre. Okay. Kumakain sa labas. Talking about libre, when was the first time you entrusted them with money, allowance? When they were grade 4. Grade 4. Okay. Any particular reason why grade 4? Dahil naka-long pants na ba sila noon? Oo, naka-long pants. So, marunong naman magbilang. Marunong naman magbilang. Hindi, yeah. Kasi there should also be a trust issue when you give them money. Kahit maliit lang na halaga, dapat alam nila paano magbilang, saka hindi sila maluloko kung sino man yung titinda sa kanila. Lalo na in the issue of yung mga change, ano? Loose change, pagsusukli. Doon tayo sa konsepto ng episode natin ngayon, yung konsepto ng paghawak sa pananalapi, spending, specifically shopping. Paano mo pinalaki yung dalawa, si Jed at si Justin? Justin. As far as shopping is concerned, when did you first brought them in a shopping spree? Or, halimbawa sa grocery, kailan yung unang beses na dinala mo sila sa grocery? Naalala ko, Armand, nung 3 years old pa lang, yung eldest ko, tapos baby, yung isa. Pero yung eldest, dinala ko siya 3 years old kasi nakakapag-communicate na. Mm-hmm. At least nakakapagsabi kung anong kailangan or kung may gusto man or hindi gusto. So, 3 years old. Pero syempre, at 3 years old, siguro mga hanggang 8, 9 years old, maturo ang bata, ano? Ang ginawa ko noon, binigyan ko sila ng yung eldest ko pa lang noon, kasi baby pa yung isa, 20 pesos. Okay. At that time, malaking halaga na marami mabibili. Sabi ko, ito yung 20 pesos, you find something that you can buy with that amount. So, sa grocery pa lang, natututo na rin sila magtingin-tingin ng mga numbers. Okay. Of course, hindi yung 3 years old, lalong lumaki-laki na. I would say around 7 or 8 years old. So, sinasabi ko, kung meron kang 20 pesos, tignan mo ngayon sa grocery, anong mabibili mo sa 20 pesos. Dapat lower than 20, ganun, okay. Para may konting supli pa. So, guided sila. Parang at an early age, simple level, may budget na kagad, 20 yes, pesos. Yes, may budget. Okay. Tapos, they learn numbers and they learn addition and konting subtraction. Hmm. I'm sure dumating din yung point na, Mami, the 20 pesos. Kulang. 30 pesos o baka 20, sa 21 pesos lang, kulang na. How did you deal with that? Ang ginagawa ko, sabihin ko, sige, utang ka 10 pesos ha. Sa next shopping natin, meron kang 10 pesos na bali, ginamit dun sa budget natin na 20 pesos per grocery. So you will not give him 20 pesos next 10, time around? 10 pesos na lang. Kasi ginamit niya eh. Okay. So mag-iisip din siya. Sabihin, sige, minsan may choice siya. So sabihin niya, sige, 20 pesos na lang for today. Pero minsan talagang gustong-gusto niya, 30 pesos. Tapos ibabalanse ko yung ano. Sa next grocery. Hindi ka ba natakot doon? Parang naturuan na kagad sila ng konsepto ng utang? Parang, di ba? Parang, hindi naman, you didn't mention na... I didn't mention, yes. You have utang for, ano? I don't mention utang. I just mentioned that you have a budget. Well, lagi sinasabi ko, you have a budget na magagamit na natin. Yun. And, shopping, spending, going to the grocery, or yung talaga shopping spree, you believe it's a learning experience as well? Or kung if so, ano ang pwedeng pag sa nanonood sa atin, ano ang paano niya matuturuan ng anak niya sa spending? Kailangan muna, pagka mag-shopping, ako importante list, maglista ng kailangan bibilhin. Kasi doon na tayo nagkakaroon ng over budget eh, nag-over tayo sa budget. Kung ano lang nakikita mo, yun lang binibili. So ako talaga, I really make it a point na nakalista until this day. Talaga, na kahit malalaki na yung mga anak ko. Ngayon, hindi na sinusulat. Nasa cellphone. Nasa cellphone. Naka-notes. But still, you're guided. Yes, you're guided. Every Sunday, nag-grocery kami. So,
binibili lang namin kung ano yung mga kailangan nila. So meron silang listahan. Ikaw, anong worry mo noon nung magka-college na yung panganay? Si Jet, first time niya I suppose na mawawalay. Dati nag-MRT naman si Jed, kaya mas grounded yung panganay ko. Okay. Tapos binibigyan ko na siyang budget. Ito yung pang MRT mo, pang LRT mo, pang jeep mo, pang tricycle mo, ganun. Tapos yung pangkain din, binabudgetan din namin. Now, paano mo nalaman yun, Ma'am Maylene, na yun ang ito yung pang ganito niya? You binibigay yourself, niya sa akin. Binibigay. Saka sumasama ako sa kanya minsan. Ah, sumasama ka talaga. Yeah. So alam ko, 14 pesos from this point to this point, di ba? Right, tapos, magkikwenta mo lahat. And I think importante din na bigyan din natin ng ating mga anak ng sort of allowance din dun sa pagkain, kasi minsan nagre-reklamo din kasi mahal din ang pagkain, lalo na sa loob ng school campus. Are there patakaran noong magulang mo na lumaki ka na ginagawa mo dito sa dalawang binata mo? Yung paglista. Daddy ko, my dad is a stickler on lists. Pati ako, kung anong mga kailangan gagawin, bibilihin, nakalista lahat yan. My mom, Opposite. Bakit? Paano si mommy mo? My mom finds order in disorder. Ano lang makita niya, yon bibilihin. So I guess, nababalansi nilang dalawa. Silang as parents. Pero ako, nakuha ko yung aking trait sa daddy ko as a smart shopper. Kasi hindi naman siya kuripot. Pero sasabihin niya sa amin, if you buy something, it is a need, not a want. Okay. So, nadidik sa mind ko yon. Pero lumalaki mga bata, dumaan siyempre sila sa pagka-teenager. Yung sinasabi nating peer pressure. Tapos, nasa private school pa sila. Paano sila lumaki? How did you deal with the common, ayokong gamitin yung word na problema, challenges? How do you deal with peer pressure ng mga bata? Nung teenage, ang naging challenge noon was nung teenager sila. Kasi dun muna nakikita nila yung... Ang maswerte lang sa akin, they went to exclusive school na hindi nga pwedeng magagarang relo, magagarang signature ng mga sapatos. Pero doon naman sa cellphone, pag nung naglabasa na ng mga bagong cellphone, sasabihin ng anak ko, Mami, si ganito may bagong cellphone. Ang sinasabi ko naman doon sa anak ko, huwag tayo makipagtapatan doon sa mga klase mo kasi first sinasabi ko, meet siya ng buhay kahit sabihin mong cellphone. Sabi ko, huwag tayong magara kasi importante na meron lang tayong mapag-communicate. Habang pinag-uusapan natin yung mga anak mo kanina before we went on cam, I surmise na you make them think, make them have choices, di ba? Mm-hmm. I'll try to ask you more and expound on that. But time for a short break, more interesting discussion and practical tips sa pagbabalik ng Peaceabilities. Makalipas ang ilang paalala, tutok lang po kayo. Piso mo, palaguin mo.